Welcome sa Panlasang Pinoy! Ako po si Vanjo Merano. Ang ating lulutuin ngayong araw na to ay pang-Pasko. Siyempre, nung magpapasko na, bagay na bagay itong iluto sa Noche Buena at pagsaluhan ng buong pamilya. Pero bago ko ituloy, may mensahe lang ako dun sa mga kaibigan natin na hindi marunong mag-Tagalog para lang magabayan sila. To our non-Filipino speaking friends, you can check the complete recipe in the description of this video. You'll find all the ingredients and the procedure, and I also included the link that points to our website, which is panlasangpinoy.com. That website contains every recipe that we have, and if you have questions, just let me know, and I'll be happy to help. O yan, itutuloy ko na ha. At itong dish na to ha, ay Filipino-style na version ng pasta. O diba? Marami sa ating may gusto niyan. To be exact, magluluto tayo ng lasagna na Filipino style. Pero hindi pa yan dyan nagtatapos ha. Hindi na natin kailangan itong i-bake. O diba, good news nun sa mga walang oven, no-bake na lasagna. At ang tawag ko ay no-bake Filipino style lasagna. Ito yung mga sangkap o yung mga ingredients na kakailanganin natin. Lasagna. Ito naman yung meat sauce ingredients. Ground pork. Kailangan din natin gumamit ng hotdog, ng tomato sauce, ng asukal, bawang, at ng sibuyas. Para naman sa white sauce, gagamit tayo ng fresh milk. Ng cheese, kailangan din natin ng all-purpose flour at ng salted na butter. Kailangan din natin gumamit ng tubig, ng mantika, ng salt at ng ground black pepper. At ito naman yung kumpletong listahan ng mga sangkap na yan. Gamitin nyo itong gabay habang namimili para hindi kayo malito. Ipapaalam ko lang sa inyo na may tatlong main procedure o major procedure itong ating gagawin. Ang una, kailangan lang muna nating i-prepare o lutuin yung meat sauce. Pangalawa, iluto naman natin yung lasagna. At yung pangatlo, gagawa tayo ng white sauce. Siyempre, dapat may white sauce para mas masarap at mas malinamnam yung ating lasagna. At ang pinakahuli, dahil nga tatlong major procedure yon, i-assemble na natin yung lasagna. Okay? Kaya kung handa na kayo, tara, umpisa na natin. Pagpapainit lang muna tayo ng cooking pot. At pwede na natin ilagay yung mantika. Kailangan lang muna nating painitin itong mantika bago tayo mag-isa. And at this point, mainit na yung mantika, ilagay na natin yung sibuyas. Ang gamit ko ay chopped na yellow onion. Pwede kayong gumamit ng puti o ng pulang sibuyas. Pwede ninyong i-chop na katulad nito o pwede ninyong hiwain ng mas maliit na piraso. At isusunod ko na yung bawang. Ito naman ay bawang na dinikdik ko lang. At pagkatapos ay hiniwa ko lang ng maliliit na piraso. Itutuloy ko lang ang pag-isa hanggang sa tuloy ng lumambot yung sibuyas. Ilalagay ko na yung ground pork. Ito yung giniling na baboy. Pagkalagay na pagkalagay pa lang, paghiwalay na natin sa isa't isa, kumbaga isa-scatter na natin. Mas maganda na gawin natin ito habang maaga pa, nang sa ganun ay hindi tayo mahirapan na magpahiwalay sa giniling habang niluluto. Itutuloy lang natin ang pag-isa hanggang sa maging light brown na yung kulay ng ground pork. At pagkatapos, itatabi ko muna to sa isang gilid. At ilagay na natin yung hotdog na na-slice. Ang gamit ko ay yung Filipino red hotdog. Kaya ako nabanggit yan dahil dito sa Amerika, bibihira lang tayo makakita ng red hotdog. Karaniwan dito yung kulay brown.
Pero syempre, kung walang red hotdog na available, kumbaga nice to have ingredient ito. Kung walang available na red hotdog, kung ano lang yung available dyan sa location ninyo na hotdog ang pwede ninyong gamitin. Ituloy lang natin ang pag-isa ng isang minuto pa. At ibuhos na natin yung tomato sauce. Ito yung malaking lata na tomato sauce. At ang sukat ay 15 ounces. Haluin ko lang ito. At dahil nga kailangan pa nating lutuin itong giniling, kumbaga kailangan pa nating ma-extract yung lasa sa mga ingredients na nandito sa ating pot, lulutuin pa natin to sa pamamagitan ng pagpapakulo. Kaya magdadagdag pa tayo ng tubig. Haluin lang natin at tatakpan ko lang itong ating lutuan. Nang sa ganun ay mas mabilis na kumulo yung liquid. Yan at ready na to. Haluin lang natin for the last time. At kailangan din natin i-adjust yung init. So yung apoy, ihinaan ko lang between low to medium. At itutuloy lang natin ang pagpapakulo ng mga 35 minutes. Kung medyo kinukulang ng tubig, pwede kayo magdagdag ha. After 35 minutes to 40 minutes, so depende no, pwede pa ninyo tagalan. Ready na to. Pwede na nating timplahan. Pero bago natin timplahan, haluin ko lang. At dahil nga Filipino style, bukod dun sa hotdog, kailangan natin medyo matamis. Kaya maglalagay lang tayo ng granulated white sugar. In short, ito yung regular na asukal na puti. Haluin lang natin. At pwede na natin itong timplahan ng paminta at ng asin. Pagdating sa pagtimpla ng ating meat sauce, nasa senyo na yan kung gaano karaming paminta at kung gaano karaming asin din ang ilalagay. Ang suggestion ko, tikman nyo muna yung ating sauce bago maglagay ng paminta at asin. Kung gusto nyo yung medyo maanghang ng konti, damihin nyo yung paminta. Yan at eto na yung asin. Haluin lang natin uli at itutuloy ko lang ang pagpapakulo dito ng mga 3 minuto pa. Pagkatapos ay itatabi ko lang ito. Kumbaga iset aside lang muna natin. Ngayong ready na itong ating meat sauce. Iluto naman natin yung lasagna. Pagdating sa pagluto ng lasagna, lagi nating susundin yung package instructions. Ilalagay lang muna ako ng tubig dito sa isang pot. At papakuluan lang natin ito. Sa oras na kumulo na yung tubig, maglalagay lang tayo ng asin. Itong asin ay nakakatulong para magpa-flavor sa lasagna. Idiretso na natin kagad yung lasagna. At pagkatapos ay itulak lang natin ito ng pababa. Para lang talagang umeksakto siya dun sa ating lutuan. Tandaan ninyo ha, kapag nagluluto tayo ng kahit anong pasta, mas maganda talaga na dapat nakasubmerge lahat ng pasta sa tubig. Lulutuin lang natin ito batay sa nakalagay sa package instructions. At mas maganda rin na dapat hinahalo-halo natin yung pasta every minute, nang sa ganun ay maiwasan natin itong dumikit sa isa't isa. Itong brand ng pasta o ng lasagna na gamit ko, nakalagay dun sa karton o dun sa package no 10 minutes. Kaya ito, niluto ko lang ng 10 minutes. Ngayon ay ready na to.
pwede na nating i-drain yung tubig. Ibubuhos ko lang lahat dito sa strainer para mas mabilis na masala yung lasagna. At pagkatapos, gumagamit ako ng tap water. Binabasa ko lang itong lasagna para mas stop yung cooking process. Kasi kahit wala na to sa lutuan, pag pinabayaan lang natin yung lasagna na bagong luto, tuloy-tuloy pa rin yung pagluluto niyan dahil may internal heat pa rin yan na nandun sa loob ng lasagna. So ngayon, kapag binasa natin to ng tap water, unti-unting nagko-cool down na yung lasagna. I-set aside lang muna natin ito. Gawin na natin itong white sauce. Magtutunaw lang tayo ng butter sa saucepan. Ito yung pinakamabilis sa lahat. Pabayaan lang natin na matunaw na yung butter ng tuluyan. At habang nagtutunaw tayo ng butter, huwag masyadong malakas na apoy. Ha? Yung katamtaman lang. Pwede rin nating halu-haluin. At malalaman natin na ready na to kapag may nakita na tayong bubbles na namuo. Nakatulad niyan. Ibig sabihin, pwede na nating ilagay yung harina o yung all-purpose flour. Kalahati lang muna ng harina ang ilalagay ko. Haluin lang natin ito mabuti. Hanggang sa totally madilute na yung harina dito sa butter. At pagkatapos niyan, ibuhos na natin yung mga natira pang harina. Ganun din yung gagawin natin. Itutuloy lang natin yung paghalo hanggang sa totally madilute na yung harina. At gusto natin dito yung texture nitong mixture na to ay maging smooth. At para mas maging smooth, gagamit tayo nitong wire whisk. Pagkatapos ay unti-unti na nating ilagay yung gatas. Yan, kalahati lang muna ng fresh milk ang ilalagay ko. At itutuloy lang natin ang paghalo gamit yung wire whisk. Mapapansin ninyo sa prosesong ito, habang umiinit yung mixture dito sa saucepan, unti-unti nang lumalapot itong ating white sauce. Ang gagawin natin ay uubusin lang natin yung gatas. So pwede na natin ilagay yung natirang gatas. At ganun din yung ating gagawin. Itutuloy natin yung pagluto habang inahalo. Hanggang sa makuha na natin yung ating desired consistency. O yung gusto nating maging lapot ng ating white sauce. Yan. Yan, at this point mapapansin ninyo ano? Smooth na yung texture nitong ating white sauce. At unti-unti nang lumalapot. Mapapansin niyo dun sa bula. Medyo slow-mo yung dating. Ngayon ay maglalagay lang tayo ng cheese. Ang gamit ko dito ay shredded na cheddar cheese. 1/2 cup yung ating ilalagay. Yung natirang cheddar cheese na nakita niyo dun sa lalagyan, gagamitin natin yan mamaya habang ina-assemble itong ating lasagna. Itutuloy ko lang ang paghalo hanggang sa matunaw na yung cheese. Yan, okay na to. Natunaw na yung cheese, although hindi talaga tunaw na tunaw, may mga natitira pang konti, pero okay na yan. Mainit naman itong sauce. Matutunaw na lang yan basta-basta. So ready na to, itatabi ko na, i-assemble na natin yung lasagna. Ang una natin kailangan gawin sa pag-assemble, meat sauce muna dapat. Ang gamit ko ay 8x8 na baking pan. Yan. Kaya ko ini-emphasize yung sukat dahil ito yung sasakto dun sa ating lutuan. Maya-maya lang makikita ninyo kung ano yung gagamitin natin. Hindi tayo gagamit ng conventional oven at hindi rin tayo gagamit ng microwave, ha? Next ay i-layer na natin yung lasagna. 3 layer ng lasagna ang ating gagamitin. Itap lang natin ng meat sauce. Sa first 2 layers ng lasagna, magkapareho. Meat sauce muna yung uunahin natin at pagkatapos ay i-spread lang natin. Next naman ay ilalagay na natin yung white sauce over the meat sauce. Yan, at nakakatulong ng malaki itong white sauce para mas maging malinamnam itong ating lasagna.
At pagkatapos ay bubudburan lang natin ang shredded na cheddar cheese. Ito yung natirang cheese kanina. Yan. Nasa sa inyo kung gaano karaming cheese ha, pero mas maraming cheese sa tingin ko mas masarap. Ito na yung second layer ng lasagna. At ganun dating gawin uli. Meat sauce muna, pagkatapos yung white sauce. Pagdating naman sa third layer, mamaya mag-iiba na yan. Ilagay na natin yung white sauce. At pagkatapos ay maglalagay lang tayo ng shredded cheese sa ibabaw. Ito na yung third layer. Ganun uli. Ia-assemble lang natin yung third layer. Siguraduhin natin na flat ito. Pagkatapos, instead na meat sauce, yung white sauce muna ang uunahin natin. Ito yung pinaka-top o yung pinaka-taas. Kumbaga, ito yung magiging pinaka-ibabaw ng lasagna. Yan. So, white sauce muna yung mauuna. At pagkatapos, yung meat sauce naman over the white sauce dun sa pinaka-huling layer. Napaka-importante na i-cover natin lahat ng lasagna. Hanggat maaari, dapat walang nakalitaw na lasagna. Dahil kapag niluto natin yung mamaya, yung nakalitaw na lasagna, titigas yan at ayaw nating mangyari yon. Ito na yung meat sauce. Ganun nila, isa-spread lang natin. At ang pinakahuli, syempre, yung natirang shredded cheddar cheese. So magsisprinkle pa tayo o magbubudbud pa tayo ng cheddar cheese sa ibabaw. Yan, di ba? Napakadali lang gawin. At itong pag-assemble ng lasagna, napakagandang gawin nito kasama yung buong pamilya para lahat may participation. Ready na to. Tatakpan ko lang ng aluminum foil. Ito ha, napaka-importante. Sa pagtakip ng aluminum foil, siguraduhin natin na hindi dumikit yung foil sa ibabaw ng lasagna. Kumbaga dapat walang cheese na didikit dyan, ha? At ilalagay lang natin ito sa ating lutuan. Ano nga ba yan? Ito, simpleng-simple, turbo broiler. Yan, kaya natin tinakpan yung ibabaw na bahagi kasi gusto nating maluto muna yung buong lasagna nang hindi nasusunog yung top na part. Isiset lang natin ito. 400 degrees Fahrenheit ng 35 minutes. At makalipas ang 35 minutes, ready na itong ating lasagna. Kumbaga, naluto na yung loob. Pero kailangan pa rin natin itong lutuin pa para mas maganda yung itsura ng ibabaw. Tanggalin lang natin itong foil. Kumbaga, dalawang beses natin itong ibobroil. Yung unang pagbroil, ito yung para maluto lahat. At ngayon naman, di ba, hindi natin pinadikit yung foil dito sa ibabaw para nang sa ganun maganda pa rin yung itsura. Ang gagawin natin, itutuloy natin ang pag-broil ng walang cover. This time, i-adjust lang natin. 350 degrees Fahrenheit ng 12 to 15 minutes lang. At yan. Ayos na to. Tanggalin na natin yung lasagna dito sa ating turbo broiler. At habang dinatanggal natin, huwag niyong kakalimutan na magsuot ng oven mitt nang sa ganun hindi kayo mapaso. Napakainit talaga nito, kaya iba yung pag-iingat. Yan, ready na to. Pwedeng-pwede na natin itong islice at iserve. Ito na ang ating no-bake Filipino style lasagna. Tara, kain na tayo. Sana'y nagustuhan niyo itong ating featured recipe ngayong araw na to at sana'y may natutunan din kayong bago. Hangad ko na mapasarap lalo ang inyong Pasko. Kaya sa Noche Buena, huwag niyong kakalimutan itong mga recipes natin na talaga namang para lang sa inyo, tried and tested recipes na magugustuhan ng buong pamilya. Maraming salamat sa pagnood nitong ating video at sa lagi ninyong pagtangkilik sa Panlasang Pinoy. Doon sa mga kaibigan natin na lagi nagko-comment at lagi nag-share ng mga videos, eto kayo, babatiin natin.
sila Viola P. Hello sa'yo, Cheryl Kalakat at kay Cool Guy. Hello rin, Lionzez Gonzaga at kay MJ Cruz. Si Chok D at si Emma Tinker. Hello rin, Brandy Jordy. Kay Jan Dude. Kay Arlenton Menjen. Si Chris Mizuno, hello sa'yo, Chris. At kay Razel Ann Marie Sioson. Hello rin sa'yo, Dieter Schultz. At kay John Erickson Desto. Maraming salamat sa inyo lahat sa walang sawa ninyong pag-comment at pag-share ng ating mga videos. Doon naman sa inyo na hindi pa nagsasubscribe o nakalimutan lang. Simple lang yan. Tumingin kayo sa video ninyo, sa ilalim niyan may subscribe button. Pakiclick lang yan. At once na maklick na ninyo yung subscribe button, i-allow nyo lang yung notification. Nang sa ganun ay ma-inform kayo ng YouTube tuwing may bago tayong video na ina-upload. O yan, di ba? Simpleng-simple lang. Okay? Maraming salamat sa inyo sa pagnood ng video na to. Sana huwag kayong magsawa. At abangan nyo pa yung susunod nating video. Magkita-kita tayo ulit. Okay? Hanggang sa muli.